Hello mga Mars, welcome to my channel. Tayo po ay magluluto ng ginataang hipon sa kamatis. So ito pong ating mga main ingredients. Siyempre unahin natin yung ating pambansang hipon. Ayan, mayroon din tayong sibuyas. Ayan, na nakahiwana. At mayroon din tayong bawang at sili. Ayan, kasi mahilig kasi ako sa maanghang. Ayan. So, ito ang pinaka the best tomato na nagpapasarap sa kanyang sabaw. At meron din tayo dito black pepper. Ayan, o pamenta. Ayan guys. At saka, meron din tayong asin. Siyempre, di ba? Ayan. Para may lasang ating ulam. At siyempre, ito. Itong gagamitin natin, ano, ayan, gata na nakalilata po siya kasi wala po tayong press gatan dito sa ano sa abroad. So ito na gagamitin natin kasi parang press din to eh. Ayan, oh. Ayan. At saka konting tubig para sa ating sabaw. So sige, umpisahan natin magluto. So ayan guys, mapapainit na tayo ng ating kaldero. So ayan, so napainit ko na siya. So ayan. So, maglagay na tayo ng ating mantika. Ayan, kunting mantika lang para sa panggisa ng ating bawang, sibuyas, at kamatis. Ayan, so mainit na siya kasi kanina pa ito nakainit itong kaldero. So, ilalagay na natin, unahin natin yung sibuyas, guys. Ayan. Ayan. Napakadali nito, guys. Itong ano, binataang hipon. Oh. So, ayan, gisa-gisa lang tayo, guys. Ayan. Ayan, isang minuto or dalawang minuto hanggang sa maging ano siya, golden brown lang yung ano natin. So, kasi maluluto din naman to eh pag nilagay natin ng gata eh itong sibuyas. So ayan, so okay na siya. So isunod na natin yung ating bawang. Ayan, ayan yung ating bawang guys, mga Mars. Ayan, so ilalagay natin si tomato, si kamatis, di ba? Ayan, ilalagay na natin Mars si ano, si gata. Ayan. Ayan mga Mars, si gata. Ayan. I-shake-shake natin mga Mars para ano. Ayan. So lahat natin siya ilalagay mga Mars. Ano. Ayan. Ang sarap. Ayan si gata. So haluin muna natin. Konti. Ayan. So hintay natin siyang kumulo. Ayan. Mga ano lang siya, mga isang minuto lang. So, medyo lakas natin ng apoy, guys. Ayan. Medyo takpad natin. Ayan. So, ayan mga Mars. Pwede na yan mga Mars. Ilagay natin si hipon. Ayan. Yung pinaka-hipon natin, ilagay natin mga Mars, si hipon. So malalaman naman natin ito maluto kung naging ano na siya, naging orange color, di ba? So alam na niyo mga Mars. Yan mga Mars, haluin natin. Pag ganito kasi Mars, ninalagay ko na yung ano, sinasabay ko na yung asin at saka paminta mga Mars. Oh. Tapos ilagay natin si paminta. Ayan mga Mars, si paminta, yan. Gusto ko si paminta kasi gusto ko na medyo maanghang siya. Oh. Tapos isasabi ko na rin si ano, si chili. Ayan, sarap. Gusto ko kasing maanghang mga Mars eh. Oh. So haluin muna natin siya. Kasi gusto ko pa ng ano, medyo masabaw siya mga Mars. So lalagyan ko siya ng ano, konting tubig kasi yung gata natin malapot yun eh. So konti lang siya, oh. Mga kalahating tasa. O yan, o. Yan mga Mars. So pwede na yan. So takpan natin siya mga Mars. Ayan. So ayan mga Mars, tingnan natin kung luto na bang ating ginatang hipon sa kamatis. Tikman na natin at husgahan. Ayan mga Mars.
So kumukulog na yung kamatis mga Mars na durog ng bonggang bongga at sumabay sa gata sa ating sabaw. Sarap kaya nito. So tikman muna natin at husgahan. Yan. Napakasarap mga Mars. Di ba ang dali? O di ba? Ang dali. Sobrang daling gawin mga Mars. Di ba? Ano lang, kamatis lang, hipon, sibuyas, sibuyas sa kaano, bawang, chili. So, okay na yan, di ba? Gataan mo na lang, perfect na mga Mars. So, depende sa inyo kung gusto nyo luto-lutuin. Pero sa akin, mga half cook lang gusto ko siya kasi pag sobrang luto-luto na, parang tumitigas yung ating hipon. So, perfect na to. So, tara na, tikman na natin mga Mars. So ito na mga Mars ang ating finished product ng ating ginatang hipon sa kamatis. Ayan po siya. Ayan po siya. So sige, salamat sa panonood. Bye!